Yo fuerte en eso para ayudo la constitución de Jesús y con el gran orgánico. Yo fuerte en eso para la 40 años. 40. Pero 40 años para la reina con esta vida para tu fuerza, rumba, para la agua. So, que tú no quiso asarte, no lo da más ahí. Pero 40 años. So, papá me da un poco de fortaleza, ¿no? La papá de salud. Para aquí, pero yo sé que tú tienes 40 días, ya, yo mando de 40 días. Ya sabes, es rey, ¿no? La papá de un niño, yo mando de un día, ¿no? Ahora le van a ver, así que sí, lo sé. La esquina está ahí, ¿no? 40 días, Marina, ¿no? 40 days pa rin. So, hindi naman ang matagal ng araw. Hintayin lang natin. No? Kasi ang tao, pumatak ng Pebrero. No? Kasi yung Pebrero ay sabi na natin, ula-ula. No? Ngayon, day, kaya nakala natin ano, ay mamatay lang ang Marso, at least may doon. Pero the state is 40 days. Next. So, huwag natin kalimutan, the ashes means I am a sinner. The cross means I am a savior. So, yung aking homily na nakaraming ko, dito, isa ito sa mga aspect na pinigyan natin ng pansin, no? Na nawa, makita natin. No? So hindi sapagkat pumunta ka sa impyerno, no? Mayroon ka nagpagligtas. No? Mayroon ka nagpagligtas. Mawala ni Pagdiyan natin ang Panginoon na sa Kristo. So makita mo na ha, ang laki-laki ng krus ko. Hindi pumunta ka sa impyerno. Okay? Napakalaki ng pagmamahal. Pagmamahal ng Diyos sa akin. Kaya, the cross means I have a Savior. So, pagkaman tayo yung mga makasalanan, we are not room for condemnation. Bahagi mo nun na tayo nagkakasala pero hindi tayo para parusaan, ngunit para tayo ilikas ng Diyos. At ito yung sinasaliwa natin sapagat yung 40 days na aming paghahanda ay paghahanda lang yun. Ano yung pinakasentro? Resurrection. Ang pinakadulo ay walang iba kundi ang resurrection. Yun, huwag natin kalimutan na lahat ng ito ay dapat lumantok sa resurrection. Lahat ng ito ay paghahanda ng preparation sa pagliligtas ng Diyos. So, how do the three pillars of death prepare our hearts for Christ? So, maliwala po. Ano yung three pillars of death? Prayer, fasting, and giving. So, huwag na rin kalimutan. Pagkaman, palagi natin yung nalilinig dito, hayaan mo na bigyan natin ang palibang pag-aunawa. No? Depende mo sa sitwasyon na pinagbibilangan natin ngayon. Pray, fast, giving. Prayer. So, yun yung mapala. Ano yung sabi ng mapala? Nakalimutan yung sabi ng mapala. Yung ginagawa yung ano, evaluation. Ano yung sabi ng mapala? Nakalimutan.
Ano yung sunod na pangalan? Harry. Harry. Nakot na kanimuga na Harry. Mga slash. Ano Harry? Nakalimuga na pangalan. Walang itong exception. No?
Fasting for your senior citizen, no? So, amala nung iba, kasi ating abstinence, si abstinence kasi ano yung abstinence? Refrain from eating meal. No? Tsaka may ito ay thunder force na rin pati. No? Ay, yung sabi, ay halimbing dati naman sa sabisin ng tutor na alin, huwag ka na kakain ng karne. Kung kakain ka naman ng karne, dapat kasi laki lamang ng postpro. No? Pero yung sabi, hindi masakit. No? Kung yung sila, hindi na masakit siya mga panatagka, no? Na kumain na hindi kumain ng karne. No? Pero yung sabi, yung requirements of the law, ang abstinensya rin, mula 14 years old hanggang matelpon. No? Hanggang kayo ay nasa ilalim na ng lupa. Kapag tayo ay wala ng lupa. So, walang age limit ang abstinence. Ang age limit ay ang fasting. No? So, tayo sa Pilipinas ay kasi bilang mga Katoliko, kapag sinabi natin abstinence, ay kasi baka mangyari makausap niyo sa ibang bansa, no? Sa ibang bansa kasi nalalaman talaga kung kukunin ng abstinence na rin ay every Friday or next day. Every Friday of the year. Pakinig muna kayo. Every Friday of the year, ang talaga obligasyon ng Katoliko. Every Friday of the year. Pero, at ito, of course, kasama na yung last Wednesday. Tayo mga Katoliko sa Pilipinas, tayo lang mga Katoliko sa Pilipinas ang exempted na kumain ng karne sa Friday, except the Friday of the Lent. No? Pero kasi ito naman yung mga sabi nyo sa ibang bansa, no? May mga makausap kayo ng mga Amerikano. No? Kasi at saka makakasama kayo, baka kayo masita, no? Ay, wala Catholic, you're eating meat during Fridays. Na hindi din. Kasi, yun ay may patas talaga na every Friday of the year. Tayo mga Pilipino, mayroon lang tayo special AAP na hindi din sa ato papa. Mula pa ng 1500. So, 1600 pa lang. So, para lang po sa inyong kaalaman. No? So, accepted tayo na kumain ng karne sa ibang Biyernes ng taon. Pero sana, kapag talagang Biyernes na ng Kwaresma, ay huwag tayo kakain ng meal. No? Kasi kung tutusin, ilang lang yun? 14 divided by 7. 14 divided by 7. Ha? 5. Magpapalitan na natin 6. No? At maximo. Ganito mo na, ito mo na. No? 6. 14 divided by 7. Magpapalitan na natin 6. So, 6. Magpapalitan na natin 6. Kasi depende sa tao na pagpapalak na plus Ash Wednesday. Huh? So, maximum na yun na 7. 7 tayo hindi kakain ng karne sa loob ng isang taon. Huh? Kaya kung isa, kasi makakalala natin ay, tuwing Biyernes naman, ano eh, hindi ako makakain ng karne. Ito lang, no?
So maximum of 7. So kaya sana po ay pagtuunan natin ang pansin na maituro natin sa ating sarili at sa inyong mga anak. At sa inyong mga anak na iwasan ang pagkain ng karne kapag Biyernes ng Lent. Ay, alam nyo, sabi na nung nagkataon kasi, yung ating Valentine's Day, kumatak na as Wednesday. Ang dami na kasahan na katapon. So, hindi na kapag Pasking at hindi na kapag abstinence. Pero nung nakaraan, Chinese New Year, kinuitsik sa inyo. O Chinese, Filipino Chinese. Wala akong itik sa inyo? Kasi nung nakaraang Friday, yun ay Chinese New Year, nagpalakas ang mismo. No? So, wala naman sa inyo Chinese. Kung hindi na yung Chinese, hindi na yung Sunday. Pero kung kayo ay Chinese, ang bilay natin sa inyo, yung aking obispo, kung depende sa bawat obispo, kung magbibigay na exemption. So, pero yun, no? Sana po, yung every Friday, ngayon ay Biyernes. So, alam mo kasi, napakahirap yan eh. Alam mo, last Friday kasi, uso ngayon ang mga St. Francis, di ba? St. Francis. Pagkabang hindi naman requirement, yung hindi nung aking isang teenage, ay gusto niyang magpakain. Alam ka lang sabihin kung huwag may magpakain. Kaya lang, yung kanyang spaghetti, may kasama, bacon, may kasama ng bacon, at saka yung hotdog. Pero sabi ko nila, sige kahilin niya, kung isinin niyo yung ano, kung isinin niyo yung partner. So, kaya, kung isan niyo po hindi namin dito na na-observe. So, huwag natin kalimutan siguro yung fasting and abstinence. Yung abstinence, walang problema. Yung fasting, walang problema. Kasi, yung sa atin kasi naman, yung fasting, ay alin, yung hindi kayo buong araw na hindi kayo kakain. One full meal lang. Ibig sabihin, kakain kayo ng puso. Yung dalawang pagkain ng iyo. At tuwing ilang beses lang sa every year? Dalawa. Pagkaman, kayo yung palagi sabihin, Father, palagi naman kami namumuto. Mukha palagi tayo namumuto. Pero ito kasi, kusang pagkamuto. Pinupusan natin para saan? Para saan? Sa lumang tiba? Bakit ba nila ayun ang mga Israelita ng lumang tiba? Bakit nila ayun ang mga Israelita ng lumang tiba? Bakit nila ayun ang mga Israelita ng lumang tiba? Lumang tiba. Bakit nag-ayon na ang pangyayon ng lumang tiba? Bakit? Bakit nag-ayon mo? Para? Ha? Huh? They will be condemned.
Ano ba rin ang Ustad? Ustad, Jenny? Para po katulad kay Jesus, para makaantong na sarili tayo sa ating Panginoon sa Diyos. Pero yun ang nawa yung pangalitan, pakikisa namin kay Kristo. Pakikisa namin kay Kristo. Para maging paliwanag sa atin na hindi gawa ng iyong pag-aayuro, kaya ako natanggap yung mga bagay na ito. Then, ikaw lamang ay nakikisa kay Kristo. Sa kanyang paghihirap, pagpapakasakit, at para makamit ang buhay na wala ng tao. So, kung hindi rin ako natin kalimutan, pakikisa natin kay Kristo. Kasi bakit kumahalaga ito? Kasi kung nasa tingay po, dapat may obsessed, obsessed, ay bata po ikaw ito, aking hindi na nakita ng mga Lord na yan, ang ibang mga Ephesians Kristo. Yan, pagpapagayin mo, mapigili sa iyo ng kapaguran sa kasalanan mo, sila ang nakagal. Kasi nang papasisig ba nila eh. Na kaya napatawag sa kasalanan mo. O di kaya, ano sa isip kasi papatawag sa kasalanan mo? Wala sila kayo kasi nakawala na kaano ng kotor. Sila kayo napapasin. So, pabilang po mo lang. Kaya kinakailangan ang isa sa mundi rin. Takting sa namin, kay Kristo sa paghahantog ng kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Okay. Aray kapwa. So yung pangatlo ay kawang gawa. Kawang gawa. As giving. So tayo sa kung hindi ang pansin po rito. Aray kapwa. Hindi na sumasama sa hindi sa aray kapwa. Kapag kung nag-aray kapwa, yung aray kapwa ay alin. Kasi na yun ay yung nagbibigyan ko sis na may dala-dala ng sobre. O, pinibigyan niyo ng sobre yung bagong bahay ng mga tatay nyo. So, alam niyo, Puntisag, alam niyo, ay dito tayo pinadali ng ibang sekta. May dala kayo yung sobre. So, ang nais ko lang bigyan pa sa dito kasi hindi aray kapwa. Sabi niyo sa kaya kung isa sinasabi dito, eh, kayo, mga kapatid ko, wala kayo ginawa, hindi mangingi. No? Ito ay aray kapwa. Hindi yung sobre dyan ay hindi naman para sa inyo. No? Kaya huwag kayong mahihira. Huwag kayong mahihira. Ito mga nakalipas mo lang, binibili ko ng pansin. Sabi ko nga, alam nyo, nabigyan ko ng pansin natin, huwag tayong mangyak mangingi. Bakit? Binubusa pa natin yung aming hinihinig. Hindi pa lang ang kami binubusa eh. Kung sinasabi yung konsepta na madami tayo nang hinihinig, sana makita rin natin. Alam nyo, sa kami po sa pag-aaral, tayo ang mga katoli ko, tayo po ang pinakapulipot. Ano kasi bakit? May pagal yung pinyan. Ilang test ko lang ako pagpapinyan. Every day ko ba nang parapinyan ka? Every Sunday ba nang parapinyan ka? Every month ba nang parapinyan ka? Di ba? Hindi naman eh. Diba? So, kaya ako sinasabi ko ba, samantala ang iba rin, yung pinaka-mahina na kanilang gawa, 10%. 10% ng hawag sa hawag. Ang sino mong sumasahod? Yun ay every month. Iba pa yung pinipuli nila sa ang tao doon? Yung busto. No? Iba pa yung pinipili nila sa busto. No? Dahil lang ako kung isa, yung malakang kalimutan mabigat na umatakas sa atin, mga election ng Kristo, nakapo. Ay, sabihin nyo sa kanila kung ilang beses sila panginig. No? Maliban na sa kanilang 10%. No? Napaka
na sila yung nangihingin sa kanila ng miyembro. Kaya, makita ko, nakapagpagawa sila ng mga simbahan. Kasi bakit? Forced. They are forced to give. Tayo ba? Pinipili? No? Tayo ba may takal? Wala. Kaya tayo sobrang kapag-pili. Kung magkano lang yung kaya mo, ibigay. Kung magkano lang yung kaya mo, ibigay. So, hindi naman tayo gano'n ka lakas ka. At sinasabi ko rin po, no? Sa mga nalimista, alam mo kung isa, nasa ayan yung pagkukulang. Kasi bakit, hindi namin pinapaliwanag. Hindi namin pinapaliwanag. Ang number one ang umaangal sa kapag pinag-usapan ng pera ng nalimista, yung sabi niya rin, hindi namin naturuan ng aming mananampalataya na magbigay para sa gawain ng simbahan. Hindi para sa gawain ng simbahan. Hindi ito para sa akin. Hindi ito para sa akin. Hindi para sa gawain ng simbahan. So, yung pinipili ng sobre para sa ay kapay sa nangyater, hindi na nalayan sa no, pahamin niya ng national level. Sa national level, kapag may mga disaster, katulad ng ibabal na rin ngayon sa Mayor, no? So, yung ipinibigay ng national level, ng CDCP, nang gagaling na doon sa alay kapwa. Sa alay kapwa. For whatever purpose, dahil na yung pagkilat namin ng pera, nang maging sa level ng parokya, basta, ano kailangan? Transparency. Mag report hello. No? Mag report hello. Ito po ang aking pinangingin. Ito po yung mga nagbigay. Ito po yung nag-askos. At saka yung isang parol ko, yung kalimitan, hindi ko makalimutan. Yung palaging tulong ko ni Monsignor Poblete, no? Ay unintentional damages. Ano ibig sabihin ng unintentional damages? According to the intention of the donor. Ano ba? Mayroon nang sa na ito, para ibigay ko ito para sa mga kalimista. Kung ibigay sa resident. Huh? Kasi bakit? Ibigay sa so, mali ba na yun? Sabi na rin ba ang pari ng Aide? Wala ng problema ng kapitista. Kasi, pinipigyan ko na yan. Ito ngayon may kailangan. Okay lang ba ito? Pumayag din ko? Okay. Pero kung hindi pumayag ko, no? Ano sa kapitista? O, hindi na naman kami. Kung isa lang yung kapitista siya, mayroon mo iba na sinasabi ni Papa, Father, ito, imahe na ito. No? Misan, di ba, isang magpagawa ng imahe. Imahe na yung Papa ni San Pedro. Paano yung magpagawa ng Papa ng imahe? Gusto, ibalik mo sa talupanin ng imahe. Ito ka muna, no? Ito ka muna. So, marami mo gagawin ito, pinagawa yung imahe na nandiyan. No? So, pwede sa kanilang patay, sorry, hindi mo naman natin niya. Kasi hindi ko pwedeng alisin yung bahay niyo dito. So, pero, na-pwede mo daw yan, kasi bakit? Kasi according to the intention of the donor, kung papayag mo na, kung sino, hindi ko na pwede tinabi yung sa altarian kasi ito, isang ito, ang tibo na ito eh. Hindi ko sila nakita dito. O yan, pwede mo tinabi yan doon sa group of the saints. Papayag sa iyo, okay lang. Pero, unintentional damages. According to the intention of the donor. We have to respect according to the intention of the donor. Kaya dito, paalala sa atin, kapag kayo mamingin, ipapaliwanag ninyo. No? Ito po para dito.
community, no? Through the gathering of the harvest. Kasi bakit? Kaya nagbibigay ng tao ito kasi sabi mo, dito mo dadalhin. No? We are here to respect the intention of the Lord. So, maliwanag ko ba yun? So, sa ayong spirit. So, tulad ng sinabi ng Holy Sister kanina, mas maganda na yung inyong ipagbibigay na imula sa inyong fasting. No? Ipagbibigay ang power mo na